Hi guys, it's me again, Nardanya Mungas Vlog. Andito ako ngayon guys sa football area ng mga alaga ko. I-share ko sa inyo guys, andito kami sa 4th floor. Sobrang dusty guys, oy, sa Bisaya pa abog. It's me again, Nardanya Mungas Vlog. I'm not feeling well guys actually, sa totoo lang. Kasi masakit sa mata yung dust dito guys, oy. At saka mainit na mainit talaga guys. Ito ngayon yung football area ng mga alaga ko guys. At alam nyo ba guys, ito, hindi ito, ano, ito, hindi ito damo na normal, ano ito, plastic. Plastic ito guys, oh. Plastic siya. Lahat ng ganyan, plastic. Plastic siya lahat. Doon din, plastic lahat. Yan, ganda nila guys, no? Teka, ito yung football training ng alaga ko guys dito sa Kuwait Hawali. Super dusty kaya guys. Kung bakit ako nag-wear ng ganito guys, kasi ang init guys, masakit sa mata ko. Look at this guys. Masakit sa mata ko. Uy, grabe kasakit sa akong mata. Then sakit sa ilong kasi super dusty. Oh, tingnan nyo ang kalangitan, super dusty. Super dusty guys. Ito ngayon kung saan ako ngayon, super dusty. Ito yung mga laruan. Ito ang place kung saan naglalaro yung mga alaga ko guys. Ito ang place, Kuya Dibon, para sa iyo Toyo Kuya. Sana tumingin ka dito sa aking vlog. Look at this guys. Ito po yung football area ng alaga ko dito sa Hawali, Kuwait guys. Di-shares ko lang sa inyo guys kasi sobrang mainit eh. Nagganito ako kasi ang init talaga, ang sakit sa mata ko. Today's time this time is 7 p.m. here. 7 p.m. here now. Maglalaro sila dito hanggang 2 hours. Meron pang 1 hour para umalis na kami. At ngayon maglalaro sila ng ano, mag-game na sila ngayon ng goal to goal na. Kanina nag-practice pa sila. Ang ganda ng place nila guys. O, tingnan nyo guys. Ito guys, hindi ito grass na normal ha. Hindi ito buhay. Hindi ito buhay. Plastic ito guys. Sobrang yaman nila no. Tingnan nyo guys. Sobrang yaman nila guys. Sa bandang dyan. Yan. Okay. Dito ako nagtatago sa bandang dyan. Dyan, oh, sa kabila. Sa bandang dyan, may palaroan din dyan. Football area din dyan. Malaki ang ano dyan. Malaki ang ano dyan. Malaki ang palaroan doon. Nag-hi ako sa kaibigan ko doon. Nandun siya sa ang kaibigan ko kasi may alaga din siyang naglalaroan dito ako kasi. Nagtatago ako kasi mainit. Nasa mainit talaga guys. Uy, hindi talaga. Ano, hindi talaga. Hindi talaga basta-basta ang magtrabaho bilang isang katulong guys. Andito yung amo ko. Yeah, dito sa Middle East guys. Ang weather ngayon is summer. Sobrang mainit. Sobrang mainit talaga. Maka heat stroke to kung high blood ka. Sobra. Sobra talaga. Kaya ako ganito. I-share ko lang yung ano. Fly Emirates hat ko. Pag uwi ko, ibigay ko to sa mga anak ko. Ang ganda kaya ng Fly Emirates hat ko guys. Pag uwi ko, ibigay ko sa aking mga anak to. Magbili ako ng 4 nito para ipasalubong ko sa mga friend niya, mga friend nila. Ang sakit sa mata guys, sobra, grabe sakit sa mata. Uy, please watch me guys and like my channel and comment, share and subscribe my channel guys. Erdanya Mungas Vlog.
shout out sa mga anak ko dyan. Sana mga anak ko, iingatan niyo yung binibigay ko na negosyo sa inyo. Sana para kahit papaano hindi kayo mawawala ng pera dyan, mga ulam ninyo. At ayun guys, naglalaro na sila guys. Oh, ang cute nilang tingnan guys, naglalaro na sila. Sobra. Nice view. Hirap maghanap ng pera guys, no? Pero kaya. Katulad sa akin, single parents na lang ako. Walang inaasahan ng mga anak ko, ako lang. Ayun na guys, ang kalagayan ko dito guys. Grabe. Kaya andito pa si mama. O, umuwi na sana ako pero hindi pa pwede kasi matakot ako pag baka hindi na ako makabalik. Paano na lang yung mga anak ko? Uy, ako lang inaasahan nila. Sobrang hirap pero gugo pa rin ako. Hindi po ako mag surrender sa buhay kasi malakas pa naman ako. Hanggang may buhay pa ako, magtatrabaho ako para sa mga anak ko. At para na din sa future nila. Kasi ang ina-allowed pa dito sa Kuwait kasi yung mga katulong lang ang pwede dito magpunta. Katulong na para sa mga Kuwait people only lang. Pero yung mga foreigner, bawal. Kaya ang amo ko, foreigner, kaya bawal na silang tumanggap ng katulong ngayon mula sa Pilipinas. Kasi ang allowed lang dito sa government is ang katulong na Kuwait people lang. Kaya matakot ako kapag umuwi ako na hindi na ako pwede makabalik. Kasi ayoko mag-iba ng employer eh. Kasi dito lang ako sa employer ko kasi awa ng Diyos, mabait naman. Kalagay ko kapag magtagal ako dito mag-graduate, hanggang mag-graduate yung college yung mga anak ko, kayang-kaya ko. Bigyan lang ako ng malakas na katawan para kaya ko pa ang katawan ko para mag-trabaho para sa mga anak ko guys. Look at this guys, naglalaro na sila guys. Oh, tingnan nyo guys. Yan po ang ano ngayon dito sa aking laruan ng aking mga alaga guys. Shoutout sa aking mga anak, Princess Queen, Chandipon, Changui. Mag-ingat kayo palagi dyan mga anak. Hindi nyo lang alam ang buhay ko ngayon dito is sobrang hirap talaga pero kayang-kaya ko kasi alam kong may Panginoon sa akin dito. Lagi din akong nagdasal sa inyo dyan, sa safety ninyo. Ano man ang mangyayari sa buhay natin, magdasal tayo at lagi tayong prepare. Huwag kayang mag-alala habang buhay pa ako. Kayang-kaya ko kayo bubuhayin. Huwag kayong mag-alala dyan. Kahit pagkain o pag-aaral ninyo, huwag ninyong problemahin. Kasi problema ko na yan. Kaya ko kayong buhayin mga anak ko. Ang akin lang mga anak ko is mag-aral kayo ng mabuti dyan. Tingnan nyo yung mukha ko, kulang-kulang na kasi ang init kasi dito. Oh, parang nasusunog na. Kaya nga may ganito ako. Masakit sa mata ko. Kaya nga habang may trabaho pa si mama, sana mag-ano kayo, mag-aral kayo ng mabuti dyan. Huwag ninyong problemahin ang pagkain ninyo, huwag ninyong problema ng mga allowance ninyo kasi sinisecure na yan ni mama hanggang college ninyo. Nag-iipon talaga ako ng pera para sa inyo. May SSS ako, may pinapatubo ako na basta para sa inyo lahat itong mga anak, yung mga ginagawa kong pagsisikap dito, paghihirap dito, sakripisyo dito para sa inyo to mga anak. Huwag ninyong problemahin ang pag-aaral ninyo, ang kinabukasan ninyo kasi secured na kayo sa akin. Ang akin lang is mag-ingat kayo palagi, huwag kayong mag-ano sa pagkain ninyo. Ang akin lang palagi kayong busog, magkain kayo ng tamang mga pagkain para ang trabaho ni mama dito. Pag magtawag si mama dyan, okay kayo, busog kayo, hindi kayo magugutuman. Yan ang gusto ko mga anak ko kasi
sa akin, secured na po kayo sa akin mga anak. Yan po ang aking pinapangarap na kahit papaano, kahit mahirap ako, maibigay ko lang yung karapatan ninyo at kailangan ninyo na kayo ay mag-aaral sa college. Secured na po kayo mga anak sa akin. Kaya kahit mahirap lang si mama ninyo, kahit katulong lang si mama ninyo, may diskarte si mama ninyo na ayaw ni mama na matulad kayo sa akin na nahihirapan kayo. Kaya kahit wala na yung papa ninyo sa atin, huwag tayo wala, hindi tayo susuko. Andito si mama. Bless si mama kasi may trabaho. Malakas pa. Kaya hoping na kayo dyan mag-aaral kayo ng mabuti ha, para pag-uwi ni mama masaya si mama at mag-renovate na si mama sa bahay natin para matulog na tayo ng komportable. Yan po ang gusto ni mama. Makauwi si mama na may negosyo na. Yan po ang gusto ni mama. Huwag kayong mag-alala, huwag kayong sumama ng loob sa akin kung bakit hanggang ngayon hindi pa ako nag-uwi. Kasi may plano ako sa inyo. May plano ako sa inyo. Hirap ngayon sa ngayon mag-uwi na wala pang pera. At hirap din mag-uwi sa ngayon na na gusto ka pang magtrabaho at baka pag-uwi ko hindi na ako makabalik. Ang hirap kaya. Ang hirap talaga na kaya iniisip ko. Yung future ninyo, hindi ko iniisip yung sarili ko. Kung iniisip ko ang sarili ko, marami na akong mga alahas ngayon. Pero kahit piso, kahit sing-sing or necklace man lang or watch man lang, wala talaga ako dyan mga anak ko. Umuwi ako nang wala ako mga jewelries. Umuwi ako, dala ang future ninyo, dala ang walang hangganang kasayahan natin. Kasi sisiguraduhin ko sa pag-uwi ko na magbanding tayo na tayo lang, babawi ako sa inyo mga anak ko. Sobrang excited ako sa pag-uwi ko kasi pinag-anuhan ko yan, pinaprepare ko yan talaga, pinaplanuhan ko yung pag-uwi ko na sana sa pag-uwi ko kahit wala na yung papa, kahit ano na tayo, broken family na tayo, ipagpakita pa rin, patuloy natin na strong family tayo. Please, at least malaki na kayo. Happy kaya talaga ako ay. Happy ako mga anak ko sa pag-uwi ko. Excited ako sa pag-uwi ko kasi dami kong isa surprise sa inyo na kahit papaano magiging masaya kayo sa akin. Sana po mag-aral kayo ng mabuti dyan ha. Lalo na ikaw, Kuya Devon ha, Kuya Louie ha. Grade 11 ka, magpili ka kung anong school ka dyan, Louie. Andito si mama. Nasa sa iyo kung saan ka mag-aaral. Basta susuportahan kita, anak. Dyan, Louie. Susuportahan kita talaga. Kahit nahihirapan na ako dito, pero okay lang sa akin yun. Kasi ikasasaya ko yun. Kasi, ipagmamalaki ko ang aking trabaho dito. Kahit wait na muli ako, kahit katulong ako. At least, napaaral ko kayo. Diba? Ang saya kaya. Kaya yun, huwag kayo mag-alala sa pag-aaral ninyo kasi secured na kayo sa akin mga anak ko. Kaya thanks God kasi palaban si mama ninyo. Kasi nakikita ko sa inyo na binibless tayo ni God, lalo na sa iyo Kuya Devon, if you studied ka anak, scholar. So pagsisikapan mo mga anak ko, tsaka pala kapag mag-school na si Chloe ng grade 11 anak, magsabi lang kayo sa akin kung kailangan nyo ng laptop kasi bibili na naman tayo ng isang laptop para kay Chloe. Ang isa sa akin lang, mag-aral kayo ng mabuti dyan ha, maayos ha, para success si mama. Actually success na si mama mga anak ko. Excited talaga ang buhay ko, ng anak ko. Please like and share my channel guys. Sertan nyo Bungas Vlog. Nagtawa lang kasi ako kasi sa hirap ng ginaanan ko ay nakaya ko to lahat guys. Sa totoo lang, binaliwala ko yung mga problema ko. Pero ngayon, gugugo ako. Ang saya ko na talaga guys. Excited talaga ako mag-uwi. Pero hindi sa ngayon kasi hindi pa normal ang pag-uwi ko ngayon.
Hanggang dito lang ako, guys. Bye bye. Please like my channel, guys. Yatan yung mga vlog. I love you. Mwah, 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 mwah.